Ito po ay may kaugnayan sa pagkamatay nito pong si Governor Ruel Degamo noong March 4, 2023, past 9 in the morning, yung kanyang residence, yung compound po ng kanyang lugar kung saan ito po ay ginagamit niya for public service, Saturday morning po yan, ay ni-raid po ito ng mga armadong kalalakihan. At in 41 seconds, according kay Mayor Janice Degamo, eh natapos po ang pagpatay sa 9 na katao at pagkakasugat po ng 17 katao. Isa po dyan, syempre, si Governor Ruel Degamo. At dahil po sa mabilis na aksyon ng ating otoridad, kinahapunan ay naaresto po agad ang 3 katao at kinagabihan, yung isa napatay po ng ating otoridad. Kinabukasan, isa po ang nahuli pa at makalipas ang ilang mga araw, sumuko po ang 4 na katao at pagkalapos po ng isa pang araw, sumuko naman yung isa pang katao. Kaya bali, nasa 9 na katao po ngayon, kung hindi ako nagkakamali, ang nasa kustudiya na po ng ating otoridad. At ang ilan po dito ay magkakwalify bilang testigo pabor para po sa gobyerno. Siyempre, no? Kasi alam nyo, kapag ka-qualified naman for state witness, dapat din naman pong i-appreciate yan ng gobyerno nang sa ganun, mas mapalakas po ang isinampang kaso o isasampang kaso. Isinampa at isasampang kaso. Kasi isinampa doon po sa 9 na katao at isasampang kaso para po sa mga iba pang kasabwat, particular ang mastermind ng nabanggit po na pagpatay o tinaguri ang Pamplona massacre. At hindi naman po ito kalingid sa ating kaalaman na sa mga nakalipas po na araw, talagang na-identified na po itong si Congressman Arnie Tebes na hindi po malaman kung nasaan po ngayon bilang di umano'y mastermind sa pagpapapatay dito po kay Governor Degamo. Ang mga nahuli o sumuko na mga dating sundalo ay nagsalita na at siya po ang itinuturo na nag-utos kasama pa ng ibang mga katao. Kaya naman, inaantay na lamang po natin ang official statement po dyan ng ating otoridad. Sinasabi po ng ating otoridad na bago magtapos ang buwan po na ito, ay officially isasampa na po nila ang kaso laban po sa mga mastermind ng nabanggit po na pagpatay. At dahil po dyan, naging kaliwat kanan na din po ang pagsasalita ng may bahay po nitong si Governor Ruel Degamo na si Mayor Janice Degamo. Kahapon, nagkaroon po ng press conference. Medyo mahaba po iyon, pero in particular, ito lamang po muna yung tututukan natin. Yung pagbanggit ng pangalang Bayadbay nito pong si Mayor Janice Degamo. Ano po ba ang katotohanan sa likod ng pagbanggit na yan nito pong si Mayor Janice Degamo sa pangalang Bayadbay? Kasi tinanong po siya rito ng isang blogger. At parang out of nowhere, naisip nitong si Mayor Janice Degamo, o maybe talagang alam niya, o hindi niya alam, I do not know. Pero basahin po natin ang statement ni, basahin po natin yung gesture, yung statement nito pong si Mayor Janice Degamo, kung knowingly or unknowingly, alam niya na si Bayadbay ay si Banatbay. Pakinggan po natin ang pahayag po dito ni Mayor Janice. Mayora, tingin niyo po ba anong may ganun po, kaya po niyang magbayad? Oy, sir. Ng mga vloggers, ng mga... Yan. Sa bagay, ano, spontaneous yung reaction nitong si Mayor Janice. Oy, sir, di ba? Ibig sabihin, sa likod ng kanyang kaisipan, naniniwala siya na kayang magbayad nitong si Congressman Arnie Tebes ng mga vlogger o kung sino mang mouthpiece niya ngayon dito sa social media. Prior to this question naman, sa mga preliminary statement dito nitong si Mayor Janice Degamo, kung napanood nyo ng buo ito, sinabi niya na talagang kumakalat ang pera sa mga Tebes. Hindi niyo po, meron po siya. Meron akong parang, meron bang vlogger na Bayadbay ang pangalan? I do not know, ano? Kasi sinasabi niya rito, meron ba? Tingnan natin yung galaw ng kanyang mga mata, parang nag-iisip talaga siya. Hindi ko alam kung kilala niya si Banatbay, pero ang ginamit niyang termino is Bayadbay.
Ngayon, i-correct lang natin, ano, kasi unfair naman po kay Mayor Janice na sabihin po natin na sinabihan niyang bayaran itong si Banat Bay. Huwag po nating ipakalat yon kasi hindi po sinabi yon ni Mayor Janice. Ang sinasabi niya lamang dito, yung nadidinig po natin ngayon, na meron bang bayad bay. Pero wala po siyang statement na binanggit na bayaran si Banat Bay. Kasi may umentra kagad na isang vlogger eh. Nagsasalita pa si Mayor De Gamo, eh, nag-entrada kagad kaya hindi po natapos yung sasabihin niya eh. Banat Bay ba yun? Banat Bay. Pero bayad bay po talaga tawag sa yung nababasa ko yan. Parang sarcasm, ano? It appears now na sarcasm yung statement nitong si Mayor De Gamo. Pero wala siyang binanggit dito na bayaran per se, ano? Verbatim si Banat Bay. Ilinawin natin yon mga tol, kasi unfair yon para kay Mayor De Gamo. Kapag ka nagpakalat tayo na sinabi daw ni Mayor Janice De Gamo na bayaran si Banat Bay, hindi ko pinagtatanggol si Banat Bay, ang pinagtatanggol ko dito si Mayor Janice. Kasi nagpapakalat tayo ng maling impormasyon. Walang sinabing bayaran si Mayor Janice laban dito kay Banat Bay. Kasi ang pagsasalita po ng bayaran sa isang vlogger, lalo ginawa mo po ito sa harapan po ng publiko, eh libelous po yun. Ano? Naputol eh, kasi umentrada kagad yung isang reporter o vlogger. Ano, sana hinayaan muna nila na magsalita pa si Mayor Janice. Nang sa ganun, marinig natin kung ano ba talaga ang pagtingin niya dito kay Banat Bay. Pero ako, ang nakikita ko na pagtingin niya rito kay Banat Bay, o tayo naman, tinagurian natin siyang Gcash Boy, hindi dahil siya ay bayaran, kung hindi dahil siya ay nangihingi dati ng Gcash, magkaiba po ang panghihingi ng donasyon sa pagiging bayaran. Magkaiba po ang dalawa yan, ano? Ang bansad po natin kay Banat Bay ay Gcash Boy. Ito ang nakikita ko muli, sarcasm yung naging statement dito nitong si Mayor Janice De Gamo. Dalawa ang meaning po nun. Pwedeng sa kanyang kaisipan, bagamat hindi niya sinabi, ay maaaring bayaran itong si Gcash Boy. Pero on the other hand, maaaring sa kanyang kaisipan, hindi niya talaga kilala itong si Banat Bay. Kasi alam niyo naman, mayor po ito eh. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, nakakapanood po ito ng national na balita. At hindi rin siguro ito active sa YouTube, saka sa Facebook. Ngayon lang naman natin siya masyado ding nakilala dahil nga po, unfortunately, pinatay po yung kanyang asawa. Kaya si Banat Bay naman, hindi naman kilala sa mainstream media. Diba? Kilala lang naman siya sa mga DDS world, kung tawagin, saka sa YouTube at saka sa Facebook. Marami rin hindi nakakakilala kay Banat Bay. In fact, ang subscribers po nito, wala naman pong 1,000,000. Kaya hindi po siya ganun kasikat talaga para makilala po nitong si Mayor Janice De Gamo. O patuloy po nating panoorin. By the way, salamat dito sa content creator na si... Sino ba to? Yung ginamit po natin video. Kay Rai TV. Ano, maraming salamat dyan kay Rai TV. Sa kanyang video, yung ginamit po natin. Is there any instance po ba after the incident ng pagkapatay kay Governor na nagkaroon ng threat sa... Okay, talo na lang tayo. Gusto ko lang bigyan ng emphasis kung gaano lubos na nagpapasalamat ito pong si Mayor De Gamo sa ating kasalukuyang gobyerno. Tindigan ang pagiging lalaki. Yung mga people in the fishing industry. Sabi niya, tinutulungan niya ako dyan. My husband is very well-versed pagdating sa fishing. So President Marcos, okay, Republic Act. Well, is not this. Or yung mga tao na behind these offices, nakikinig ngayon, no? Unahin ko talaga muna, magpapasalamat po ako. The national government is really true to their word na they will help me find justice for the governor. And hindi po yung salita lang, ginagawa po talaga ng ating mga secretary. Okay, ah. Dalawang beses na nating nadinig ang salitang hindi salita kung hindi gawa.
Una, direktang sinabi yan ni Governor Gwen Garcia sa ating mahal na Pangulo during the inaugurations of CBRT, ano, yung Cebu Rapid Bus Transit, kung hindi ako nagkakamali. At nung umaga din na yon, nilaunch po doon yung kadiwa ng Pangulo sa Cebu. At sa ikalawang pagkakataon, merong isang government official na nagsabi din, bagamat hindi direkta, kung hindi sa mga sekretary ng ating Pangulo, na hindi salita kung hindi gawa. Pero syempre, alam naman natin na hindi naman aakto ang isang sekretaryo kung wala pong pagsang-ayon o pag-aproba ng Pangulo. Kasi they serve at the pleasure of the President. Tandaan po natin yan. Kapag ka hindi po gusto ng Pangulo, eh wag mong gagawin. Eh ang gusto ng Pangulo, gamitin ang lahat ng mga legal na kaparaanan para po mabigyan ng hustisya ito pong si Governor Roel de Gamo at iba pang mga namatay, kasama po dyan yung 17 na sugatan. Yung kanilang mga trabaho, napakaswerte po ng Governor na sa time na napas lang siya, the offices have secretaries or yung mga tao na behind these offices are really man in the truest sense of the word. Man in the truest sense of the word. Ano, medyo masaklap po ito sa nakalipas na mga namumuno. Kasi alam naman natin na hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang dami pong napatay sa nakalipas na mga panahon na hindi po nasolusyunan. Kaya pinagpapasalamat bagamat nakalulungkot na sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos nangyari po ito. Kasi kung nangyari po ito sa nakalipas na panahon, baka matulad po ito sa mga unsolved cases. Pinaka-infamous dyan ito pong pagkakapatay kay Mayor Halili ng Tanawan, Batangas. Yung pinaninindigan ang pagiging lalaki at pinaninindigan kung ano yung tama. Salamat po talaga sa inyo. President Bongbong may be silent the type na hindi mo masyadong, hindi niya, he do not brag about what he does. Pero this man is really taking very seriously what happened to his friend. Roel is not just a colleague in public service, sabi ni President Bongbong. Governor Roel is a friend. He was the first governor to pledge support to me. Tinanong pa daw niya, naalala ko talaga yung sabi ni President. Naalala pa daw talaga niya na Roel was praising his father kung paano ginawa yung Republic Act para to support yung mga people in the fishing industry. Sabi kasi daw ng tatay ng husband ko, because fishermen sila, yung loan na yun, help them rise from the ranks. Kasi nga, talagang inaamin namin yan, inaamin yan ni Governor na talagang galing sa baba. Isang patotoo na naman ito ha, na ang dating Pangulong Marcos Sr. ay talagang nakapagbigay po ng maayos na welfare para po sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda. In particular, ito pong si Governor Roel de Gamo. Kasi kung mapabasa nyo po at mapapanood nyo ang talambuhay nito pong si Governor de Gamo, siya po ay anak ng mangingisda, lumaki bilang mangingisda, at nakapag-aral po ng engineering, at nakapagtapos nga, naging engineer, nakapasok sa gobyerno, nakapasok sa politika, dire-diretso eh, mula po sa pagiging city council, pagiging municipal councilors, straight po iyon, naging provincial board member po siya, number one. Tapos, namatay po yung governor, namatay yung vice governor, kaya naging gobernador. Ito pong si Governor Roel de Gamo. And since then, noong 2011, on and off yung pagiging gobernador niya, kaya yung kanyang termino, sabi nga dito ni Mayor de Gamo, ay parang hindi nagbibilang. Dahil pag naputol kasi ang termino ng isang mayor, ng isang governor in particular, eh magmumuli, magka-count muli ito sa zero. Ano? Naputol dahil nasuspindi siya, dahil sa mga gawa-gawang mga kaso na isinampas sa kanya ng kalaban niya sa politika. O patuloy po natin panoorin ang mga sinasabi po dito
nitong si Mayor De Gamo? Papakyat yung kanilang buhay when they started in the fishing business. At ang ganda ng pintuhan nila, President Marcos. And President Marcos confirmed it when he reached our home. Sabi niya, nung nagpunta siya sa wake, I talked with your husband about fishing. Sabi niya, tinutulungan niya ako dyan. My husband is very well-versed pagdating sa fishing. So President Marcos, Ma'am Lisa, Senator Ivy, she was the first to be there. Senator Ivy is classmate of Governor Ruel in their governor. Alam nyo, sayang talaga kasi ngayong March 29, sabi po ni Senator Ivy Marcos. O, lilinawin ko ha, wala akong galit kay Senator Ivy Marcos. It appears lang na sa aking pagsuporta, si PBBM talaga ang aking sinusuportahan. At syempre, kapatid siya ng ating Pangulo, kaya nire-respeto ko si Senator Ivy Marcos. Going back dito po sa topic natin, sa March 29, kung hindi ako nagkakamali sana, ang ikalawang beses na pagkakataong magkita muli itong si Senator Ivy at saka si Governor Ruel De Gamo para po sa collaborations ng pagbibigay po ng AICS, yung Assistance for Individual in Crisis Situations. Una pong nilang ginawa yan sometime in November at ikalawang pagkakataon sana ngayong Marso. Hindi na po nangyari dahil nga po pumanaw ito pong si Governor De Gamo. Kaya ang sabi po dyan ni Senator Ivy, una, pinanawagan niya sa national government na magkaroon ng state of emergency sa province of Negros Oriental, which hindi naman po sinunod, of course, ng ating national government dahil marami kasing repercussions eh, ang pagkatatag ng paglalatag ng state of emergency. Yung mga, not repercussions, mga consequences. Kaya mas pinili po ng ating Pangulo na isend na lamang ang mahigit 10,000 sundalo but not placing the province under the state of emergency, which is good on the part of Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, yung suggestion naman ni Senator Ivy Marcos is good din naman po yon. Mas makakatiyak nga yun kung tutuusin ng kasiguruhan. Kaso nga lang, meron kasing mga consequences, unwanted consequences, kapag ka pinalace mo under state of emergency ang isang probinsya. But going back sa pahayag na yan ni Mayor De Gamo, magkaibigan po talaga ito pong si Governor De Gamo at saka si Senator Ivy Marcos. Kaya sabi din po ni Senator Ivy Marcos, this will be her personal, I forgot the exact term, ano, na sinambit nitong si Senator Ivy Marcos. Parang hindi ko maalala bigla, basta something personal. Merong English word na hindi ko maalala eh, na sinambit itong si, kung naalala nyo, paki-comment nyo na lamang po dyan sa chat area para ma-share ko rin sa ating mga manonood. Kumbaga, masyadong personal para po ito kay Senator Ivy, kaya gagawin niya lahat para makatulong sa paghanap ng justisya dito po kay Governor De Gamo. Okay, patuloy po natin panoorin si Mayor Janice De Gamo. Firstly pa, si Senator Ivy talagang sumasagot sa mga call ni Gov for help. Senator Cynthia Villar, of course. Si Senator Bong Revilla, makakabawi po talaga ako sa inyo this time. Salamat po sa ano niyo. Majority of the senators sa pumunta. At Senator Robin Padilla, Senator Pia Cayetano, Senator Bongo, Senator Nick Subiri, yung iba nagpadala ng mga messages, no? Okay yan. Salamat sa video na ito, no. Hindi po personal vendetta. Parang something positive na word, ano. Hindi po, ang vendetta po kasi is negative eh. Parang paghiganti po yan eh. Hindi ko maalala bigla yung word eh. Anyway, maraming salamat po sa pagsama po sa ating topic sa oras po na ito. At patuloy po nating subaybayan ang mga development sa kasong kinakaharap nitong si Congressman Arnie Teves at hingin din po natin ang hustisya para po dito sa mga namatay dyan po sa Pamplona Massacre. Inuulit po natin, 9 na katao po ang pumanaw po dyan, 17 ang sugatan, yung iba po nasa ICU pa.
Kaya talagang napakademonyo ng mga taong nasa likod po nito. At kaugnay din po pala niyan, eh, may mga binubuo na po na pagsusuri, case build-up para sa di umano'y mga series of killings na nalilink ngayon si Congressman Arnie Tebes. Maybe talakay po natin yon sa... Ayun, parang crusade nga. Ano? Parang crusade nga yung binanggit ni Senator Amy Marcos. That will be her personal crusade. Ang paghahanap po ng hustisya. Salamat sa iyo, June Gadjan Castro, dito po kay Governor Roel Degamo. Maraming maraming salamat, mga tol.